Paul, kamusta ka? Okay lang, Kuya Bo. Ikaw, kamusta, Kuya? Nasaan ba? Nasa ano, kondo lang. Hindi na ako umuwi ng Cebu eh, kasi langanin na. Ayun, siyempre, eat from home edition to. Ano yung pagkain na nakahanda mo? Siyempre, naghanda ako ng ano dito, ng chicken. So, para ano rin, na makita nila na yung chicken na dala ko eh galing din sa store ko. Ah, okay. Ayun, siyempre, yun nga, habang nagkikwentuhan tayo, konting chicha. And ngayon, kakamustahin ko yung, kumbaga, kamusta yung buhay quarantine para sa'yo? Well, nung una, Kuya Bo, siyempre, mahirap. Gusto kong umuwi ng Cebu, pero siyempre, iniisip ko rin yung kalagayan ng pamilya ko. Pag umuwi ako, hindi ko alam na baka carrier din ako. So, hindi na lang ako umuwi. Nag-stay na lang ako dito sa Manila para safe dyan kami lahat. Mm-hmm. Nung dapat na uwi ka ng Cebu, hindi pa naka-lockdown yung mga flight? Hindi. Yung nag-announce yung PBA, ata Sunday yun eh. So yun, or Saturday. So yun, yung time na yun, gusto kong pauwiin din ng pamilya ko. Pero syempre, pinili ko na lang na dito na lang ako sa Manila. Okay. Eh yun, syempre, ano, nabalitaan din namin na engage ka na sa long-time girlfriend mo na si Agatha. Una-una, congrats. Kailan yung kasal? Hopefully, next year sana. So, yun yung inaasikaso na namin ngayon ni Agatha. Mm-hmm. Kung maano na next year, maayos na lahat. So, next year too. Pero wala pa kaming date talaga. Ah, wala eksaktong date? Wala pa. Okay. Eh, yun nga, nakita rin namin na tumulong kayo ni Agatha sa mga nangangailangan residente ng Barangay UP Village. Ano yung nagtulong sa inyong dalawa na para gawin yun? Ano kasi, boy, yung ball boy namin sa Blackwater, taga UP Village. Di nag-text ko siya na, I think ano na yun eh, 2 weeks na yun na lockdown eh. So, yung iba doon, walang trabaho, gano'n. So, yun naman yung, doon naman ako nag-stay talaga sa Manila eh, sa UP talaga. So, yun yung sila, yung inuna ko. Nagbumili kami ng mga sakong bigas ni Agatha para ibigay namin sa kanila. Okay. Tapos, yung buong UP Village yung tinulungan nyo? Hindi naman, Kuya Bo, may mga ano lang, mga specific na barangay lang kasi malaki yung UP. So, hindi namin ano talaga lahat. So, yun nga, yung village lang na kaya naming bigyan, yun lang yung nabigyan namin. Mm-hmm. Ayan, balik tayo sa basketball. Paano ka nagpapakondisyon ngayon? Ngayon, ano, nag-zoom kami ng personal trainer ko, Febo, kasi siyempre, hirap kasi ngayon eh. Kasi hindi tayo makalabas, tapos yun nga, bukas tayo ng bukas ng ref, so lalaki talaga tayo. So, kaya yung trainer ko, almost everyday kami din nag-work para maintenance lang, para hindi ka mawala sa kondisyon. Okay. Ayun, siyempre, yun nga. Nakilala ka sa UAP noon bilang si Mr. Atento. Ano yung pakaramdam mo sa impact na ginawa mo para sa UP na ginawan ka pa ng istorya sa MMK? Masaya ako kasi yun nga. Dati naman sa UP, ano, hindi kami nananalo, ganun. Tapos biglang gumanda yung program namin. So masaya kami na nandun na sa taas yung nandun. Pero yun, na mabigyan kami ng chance rin na makag-compete din sa UAP. Kaya sobrang thankful kasi hindi naman ako matatrack ng gano'n. Hindi dahil sa UAP. Hindi, yung ano din, punta tayo doon sa MMK. Ano, sino yung nag-reach out sa'yo para gawin yung story mo sa MMK? Hindi, ano yun. Marami kasing, halos maraming gustong kumuha na kasi ano yung story ko. Magka-dalawang ano. So, yun nga, napili ng manager ko na dun kami sa MMK daw. Kasi, yun, para paborito rin ni Boss Ronald din daw yung MMK. So, dun kami. Alright. Yun nga, after UP, nagpa-drop ka, then napunta ka sa Blackwater. Kamusta ang naging rookie mo sa PBA?
Ah, okay lang. Magandang experience din. Kasi ang dami kong natutunan. About sa mga teammates ko, sa inyo. Kasi yun nga, basketball naman. About experience din yan. So, yun. Ano lang talaga, patience lang. Kung darating yung time mo, darating talaga yan. So, yun lang yung nasa isip mo ngayon na mag-improve, mag-improve talaga. Eh, paano ka na gano? Paano ka naman nag-adjust? Galing sa collegiate level, tapos bigla kang napunta sa laro ng mga mama, kumbaga, sa pro. Paano mo in-adjust yung sarili mo? Nagpalakas talaga ako ng katawan ko, Bo. So, kaya, kasi, lahat ng ano, yung binabangga-bangga eh. So, naalala ko nga, paliap na ako, binangga mo pa ako. Kaya, natilapon tuloy ako. So, yun, talagang magpalakas talaga ng katawan kasi yun nga, mamama, tapos lahat na experience na. Eh, tungkol naman dun sa team mo, sino yung close mo sa mga teammate mo, tsaka bakit? Mga close ko dun si ano, sila Alin ulit, si, eh kaso na trade na, si si AL Banal, tsaka si Macbello. Sila talaga yung mga close ko dun kasi lagi kami magkasama rin pag mag-uptown, kami-kami. Tsaka tama din. Sa PBA naman, sino yung nagpahiya sa iyo sa loob ng court? Nagpahiya sa akin yung ano, yung si Coach Alex. Coach Alex kasi yung game rookie year ko nung All Filipino. Inano namin nag kami ni Diego ata tsaka si AL yung naka-assign kay Coach Alex. Tapos ayun. Sobrang galing. Tapos man talino ko maglaro ni Coach Alex. Ayun, sino din ano, sabi din ng mga basketball fans mo, ikaw daw yung nakikita nilang next na Paul Lee. Sa tingin mo bakit nila nasabi yun? Ay, hindi ko rin alam. Pero mahirap yun. Paul Lee yun. Hindi, ang lakas nun. Hindi natin kayang pantayan. Yeah, actually, si Paul Lee nagsimula rin naman. Parang nagsimula siya katulad mo. Napapayat pa yan. Yung saktong ano lang, hindi naman siya yung sobrang kabilisan, pero yung utak ni Paul sa laro, talagang naandun. Kumaapaw yung utak ni Paul, utak, gulang. Nung una ko siyang nakasama, parang hindi mo siya i-consider na rookie eh. So, ang kagandahan lang siguro, nung time ni Paul, nung rookie year ni Paul, yung playing time, meron, naandun. Kumbaga, may playing time talaga si Paul. Siguro, magkaroon lang ng konting ano, mabigyan ka ng chance. I think may similarity kayo ng laro ni Paul. Ayun, sino para sa iyo naman, sino naman yung top 3 players na napabilib ka na nung nakalaban mo sa PBA? Well, unang-una na ano talaga ako sa basketball IQ ni Coach Alex, yun yung una. Mm-hmm. Tapos sa pangalawa, sila, ano na yan, si Kuya Jason Castro. Talagang sobrang bilis na, ano. Tapos yung pangatlo, talaga yung si Kuya Peter John Simon. Kasi yun nga, yun yung ginagaya-gaya ko. So, okay. Yun yung pinaka, ano ko talaga, na idol yung si Kuya. Bawat galaw niya, parang tinitingnan ko talaga siya na kung paano siya gumalaw, paano siya, ano. Eh, bibigyan kita ng senaryo ngayon. Kung ikaw yung magiging coach doon sa tatlo, sino yung kumbaga i-start, i-bench mo, tsaka yung ikaw doon sa tatlong yun? Ang hirap naman. Hindi, okay lang yan. Katuwaan lang naman ito. Hindi ako magagalit. Well, isa start ko si, ano, si Kuya Jason kasi yun nga, best point guard. Okay. Yun, i-bench ko yung ano niya, reliever niya, si Coach Alex. Tapos, siyempre, pa-retire na rin si Kuya PJ. Siya na lang yung Kuya. Hindi, maintindihan ka naman ni PJ. Oo. Kasi pa-retire na rin siya. So, siya na lang. Pa-retire na rin naman siya eh. Baka pag may kalaban ko yung dalawa. Ayun, ayos lang yun. Hindi, yun nga. Sabi din nung dating head coach niyo na si Coach Bong Ramos, malayo at matagal daw na nakita niya magiging karir mo sa PBA. So, anong masasabi mo doon? Well, hindi
talagang ano talaga yun kay Boy, matindi yung pagtrabaho ko sa yun eh. Kasi katulad nyo, hindi naman kayo basta-basta na nandyan lang sa pwesto nyo dahil palang, parang sitting pretty lang. So, kailangan talaga na trabaho. Tapos, syempre, kailangan fit ka rin sa system ng mga coaches na gusto kung anong role ipagawa sa iyo. Yun, yun lang dapat kung gawin talaga para magtagal din ako sa BPA na kagaya ninyo. Eh yun lang, kung ano lang, samahan mo ng sipag, yun yung ano doon, isa sa mga sikreto doon. Dahil mo na, bagito ka na, kumbaga, sa ngayon, parang ang ano mo, ang nasa utak mo ngayon is, kailan yung darating yung time ko, para maiinip ka. Pero pagka, nalag, pagka hindi mo nalagpasan yung inip na yon, ang kasunod doon, tatama rin ka na. Hanggang sa, mawalan ng chance. Ngayon naman, nakapag-usapan natin si Coach Nash. Paano ka naman nag-adjust sa system ni Coach Nash sa nung pinalit siya as head coach sa Blackwater? Nung pagpasok ni Coach Nash, talagang ano talaga eh, may lahat talaga may opportunity. So yun, kailangan talaga mag-perform. So kailangan talaga mapakita sa lahat ng mga tune-up games namin, yun, kalaban namin kayo. So nabibigyan naman ako ng chance rin. So, kailangan talaga rin na kabisaduhin mo rin yung system ni Coach Nash kasi para maging fit ka sa system niya. So, yun yung sinatrabaho ko ngayon. Ngayong quarantine, yun yung ginagawa ko, pinag-aaralan ko yung mga plays niya, yung mga ano namin, para schemes namin sa defense, para pagbalik, syempre, fresh start na ulit eh. Kasi, bakasyon eh. Na kalawangin lahat eh. So, at least, kabisado ko na lahat kasi yung iba naman doon, college pa, player na sila ni Coach Nash, so madali na lang sa kanila. Sa amin, medyo ano pa. Ayun, ano pa yung mga abangan sa kay Paul Desiderio tapos sa Blackwater sa pagbabalik ng PBA? Well, sa akin naman is yung gagawin ko yung best ko para makita ko talaga yung talent sa PBA. And sa Blackwater is kailangan nagagawin din namin lahat ng makaya namin na tumaas din yung ano namin. Kasi siyempre, parati kami kulelat din ng mga nakarang conference. So, ang goal namin is pumasok din kami ng playoff. So, yun yung pinagtatrabuhuan namin. That time na sa lockdown, excited tayo. Eh ikaw, kanino ka excited na kumbaga makaharap ulit sa PBA na parang gusto mong bawian? Well, excited akong makalaban si Kuya PJ kasi yun nga, last conference na daw niya ngayon, kausap siya ng tune-up namin. So, yun, yung idol ko, last conference niya. So, syempre, iba rin pag ano, webo eh, idol mo yung kalaban mo kasi parang hindi ka rin makagalaw eh. So, yun, parang gusto ko talagang excited din akong magkalaban kami ngayon, last na conference niya. At least ngayon, magkakaroon ka pa ng chance ah. Last na ni PJ. Sinabi ni PJ na last na niya and magkakaharap pa kayo kahit pa paano. Pare-parehas tayo na kumbaga excited na makabalik sa yung minamahal natin laro. Pero siyempre, sa ngayon, di ba, ang magagawa lang natin is manatili sa ating bahay, safe at home, siguradong kung kailangan talagang lumabas, siguraduhin natin na pag lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Dahil, malaking bagay yon, malaking tulong yon sa bahay lang, mag-mask kung lalabas. At syempre, patuloy nating suportahan yung mga kapwa nating Pinoy na nangangailangan. Kailangan. Yan lang, kailangan magtulong-tulong talaga ako yung sa panahon ngayon. Kailangan talaga rin ng disiplina. Kasi yun yung pinakailangan para matapos na rin to, kailangan ng disiplina sa isa't isa. Ayun, at syempre mga pamilya, walang hindi kayang gawin ang pagmamahal natin. Ang pantawid ng pag-ibig ay fundraising project ng ABS-CBN kasama ang mga LGUs at private sector na maghahatid ng tulong sa mga kapwa natin hindi makapaghanap buhay. So, mga pamilya, na namagan ako sa inyo, sama-sama tayong mag-donate sa pantawid ng pag-ibig. Kahit anong amount, paniguradong malaking tulong sa mga nangangailangan. At syempre, dito na naman po nagtatapos ang isang edisyon ng Extra Rice Eat From Home. Kasama natin si Paul Desiderio. Paul, any last message? Last message sa mga kababayan natin. Sa mga kababayan natin, keep safe tayo parati. Lagi tayo magugas ng kamay. Kung
hindi naman kailangan lumabas, wag na para safe tayong lahat. And sa PBA fans, sana parati kayong alam ng PBA at supportahan nyo rin yung team namin na Blackwater League. Ayun, sinabi nga ni Paul, keep safe. Mga pamilya, panatilihin natin safe ang ating family by wearing mask kung lalabas kayo. Kung talagang kinakailangan lumabas, may mga bibilhin, may mga kailangan gawin, siguraduhin po. Siguraduhin, pag alis nyo ng bahay, safe kayo. At pagbalik nyo, safe din po kayo. So, very, very important ang pagsusuot ng mask. So, Paul, thank you sa oras mo. Thank you, Kuya. Thank you. Hopefully, pagbalik ng ano, sa restaurant naman tayo kakain. Nilang dito sa sariling kain. So, thank you, Paul. Thank you sa oras mo. And, thank you. Salamat.